Masakit tanggapin, kaya lang naya na. Ubus na ang luha ko, wala nang magagawa. Wala na, hindi na maibabalik ang buhay. Kailangan po namin ang katarungan. At ang pangyayarin po yan ay talagang hindi nagawain ng kunatao sa demonyo na yan. Malungkot pero hindi nawawala ng pag-asa ang pamilya ng 20 anyos na si Mabel Cama na makakamit ang hustisya. Natagpo ang patay at sunog ang bangkay ni Mabel sa isang compound sa Pasig matapos mawala noong November 10. Ngayon, sabi ng Pasig Police, hawak na nila ang primary suspect, ang 40 anyos na truck driver na si Randy O. Avenada na nagtatrabaho sa compound. Sa fingerprint matching, nakita yung fingerprint ng isa dun sa mga persons of interest natin sa cellphone ng biktima at sa katawan na rin mismo ng biktima. Kaya, ibig sabihin, yung ating persons of interest, yan na ngayon ang ating primary suspect. Positive din yung suspect natin ngayon sa paggamit ng methamphetamine, shabu. Nakumpirma raw ng pulisya sa ilang saksi na nasa compound si Ovenada na mangyari ang krimen. Taliwas sa sinabi niyang sa ibang oras siya pumasok at di siya dumaan sa compound. Positibo rin daw sa shabu ang suspect at marami rin siyang kadudadudang pahayag. Gaya ng sinabing may nakita siyang dalawang lalaking kausap ng biktima. Bukas ang umaga, nakatakda siyang iharap sa media. Ang 100,000 pesos reward money di pa na ibibigay. Handa naman daw itong dagdagan ng Pasig City Government. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras.